Okay, so what's up? So ngayon ay nasa measures of shape na tayo. Okay, so dalawa lang naman to based dun sa PDF ni ma'am. So, skewness tsaka kurtosis. Okay. So, ito kasi ano, measures of shape kasi iba-iba yung distribution ng data. Okay. So, tingnan natin. Kasi alam niyo ba yung normal distribution? Okay. Ganito itsura niya kasi. And dapat familiar na kayo sa histogram. So, sa histogram kasi ay tingnan natin. Naku, wala akong example eh. Wait. So, bubuksan ko yung isa kong visualization. Pero gantong itsura niya. Skewness. Yung normal distribution. And papakita ko sa inyo yung histogram. Wait. Saan na? Ito, machine learning, YouTube. Tingnan ko dito. Histogram. Okay, ganito. Ganito itsura ng histogram. So, medyo pangit nga lang yung ano niya. Titingnan ko yung isa pa. Sa matplotlib. Histogram. Kung maganda rin yung data niya. Ah, ganun din. Same lang din pala yung ginawa ko. Pero ganito yung itsura ng histogram. And, makikita nyo naman na ang nasa X ko ay age. And then, yung sa Y ko ay frequency or count. So, sa histogram, binibilang mo lang yung bilang niya. Yung count niya. For example, ito. Age. So, makikita mo dito na between 20 and 30, siya yung pinakamaraming bilang. Based dito sa data natin. Okay, dito sa... Ito kasi yung data kong ginamit. Titanic. So, based dito sa data na to, karamihan sa kanila ay nasa 20 to 30 ang age. Yan. Kaya siya ang pinamataas. And, ito yung normal distribution. Normal distributed. Ayan. Dapat ganito yung itsura niya. Pero mapapansin nyo, parang medyo mas mataas siya dito. No? Hindi siya pantay. So, skewed siya. Ito yung skewness, no? So, parang hindi siya symmetrical. Hindi siya pantay. Okay. So, pag ang pinaka-normal na skewness ay 0 yata. If CS is positive, if CS is 0, the less degree of skewness. Kung ang... Kasi ang kinocompute natin dito, ano, coefficient of skewness. Ano? So, kung 0 to, ang nakompute natin, ano bang skewness formula. Yan. Basta, yan. 3 times mean mid minus median divided by standard deviation. Yun yung formula dito. So, pag ang nakuha mo dyan ay 0 or closer to 0, ganito yung distribution data. Yan. Ganito yung shape ng ating histogram. Pero ito, parang ang makocompute natin dito ay wait lang. If CS is positive, the distribution of values is positively skewed. If negative, is negatively skewed. Pag positive skewed ay positive skewness. Hindi ko alam kung ganito. Ah, ito. Ganito itsura pag positive. So, ito'y positive. Ang makukuha nating skewness. Coefficient of skewness. Yan. Kasi ito ay skewed to the right. Ang ibig sabihin nito, skewed to the left. So, yun. Measures of shape. And hindi laging ganun yung shape ng ating distribution. Ano? Data distribution. Hindi siya laging normal. Yan. Hindi laging ganyan ang ating data. Paminsan ganto-ganto. Yan. Magkakaiba. Di ba pag normal distributed, pare-pareho yung mean median mode. Pero dito, magkakaiba sila. And yung kurtosis naman, dito. Yan. Basahin nyo na lang. Yung parang, pag mas greater than or less than 1, suggest a high degree of skewness. Yun. Kung lagpas sa 1, ang na-compute natin, or mas mababa pa sa negative 1, sobrang ano nito, sobrang skewed nito, ganyan. Pero pag between
negative 0.5, 1, tapos, hindi, pag ang value ay 0.5 to 1, or negative 0.5 to negative 1, moderate skewness, yung parang ganto lang yan. Yan. Pero pag normal distributed siya, ang value niya ay nasa 0. Ganun. So, ang kurtosis naman ay refers to the thickness or flatness of a histogram. So, ganito yung histogram natin. And, kurtosis. Ganito nangyayari. So, flatness, yan. Depende naman yan sa, kumbagay, kung gaano kataas yung histogram mo. Yan, ganito. Minsan kasi mababa siya. Parang, pag mas mababa siya, spread yung data mo. Yan. Ganyan, spread. And yun yung normal. And pinsan, pag hindi siya ganun ka-spread, yung, kumbaga eh, ang mga values mo lang ay, kuwari ay, 21, 22, 20, parang dun lang naikot. Pero pag masyadong spread yung data mo, nalawak yung histogram mo. Yan. Nalawak siya. Yan, parang ganito. Normal pa yata to eh. Or medyo mataas ng kurtosis nito. Mga matataas yung peak nila. Pero pag sobrang spread mo, yaw, parang flat lang siyang ganun. So, ang normal distribution naman ay, ang kurtosis niya ay 3 yata. Hindi nagkakamali. So, pag less than 3 or are more flat. So, kung ang na-compute natin na kurtosis formula, yan, formula. Yan. Pag ang na-compute natin dito ay less than 3, spread yung data mo. Ano? Pero pag mas mataas sa 3, parang mga ganito yan. Kung normal pa siya. Yan. Pero pag less than 3, spread siya. So, yun. Skewness tsaka kurtosis.